NXP Solid right now, for the fans, bigyan lang namin kayo na nangyayari talaga dito. NXP Solid is fighting for tournament life. Yes. Pag matalo yung NXP dito, out na sila sa playoffs. For Bren Esports, they're looking good. Kahit matalo sila dito ng dalawang straight, they still have game number 5 to actually look forward to at para ma-level to. So, NXP Solid, ladies and gentlemen, mahaba-haba pa yung gagawin nila ditong pagbawi kung gusto talaga nila makapasok dun sa next round ng ating tournament. And that is the current state ng series natin, ladies and gentlemen. Pumasok na tayo sa Celestial Palace para makita natin kung ano nga ba ang magiging resulta netong game number 3. Yes, ano nga kaya ang resulta dito, mga kaibigan? Game number 3, Bren Esports laban sa NXP Solid. They need to bounce back dito, mga kaibigan, or else this might be their last match dito sa MPL Season 6. Now, going back dito, Butters, look like NXP Solid medyo maganda yung start nila dito. I guess Bren Esports are not really looking on into getting buff dahil alam nila nagugulo-guluhin lang sila paulit-ulit dito ng NXP Solid. Pero yawi dito na kalahati agad ang kanyang buhay. Pero flicker out, still alive. Now, ano ka kaya? Gano nga kaya ang ipapakita na panggugulo dito ng mga miyembro ng NXP Solid on the jungle ng Bren Esports? Kaya tama ginawa ni Kibo doon? Ginamit niya yung fire sticks. Oo. Tapos hinatak niya yung crab para mag-reset. Totoo. Yeah, that was an intelligent play coming from Doc Rebo doon sa may ano, negating the crab para dito kay Renegade. Those small details eh, no? Ang laki nang naidudulot doon kung paulit-ulit. Diba? Pero speaking of paulit-ulit, makukuha kaya ba dito ni Yawi ang orange buff? Yes, it is. Pero may habol. Nandun si Rebo with the fire missile. Oy! Pero yung arrow na tumama, yun ang magiging kawawa dahil nawala doon si Yawi. Okay, so ano ginagawa niya NXP Solid dito? Na-realize nila na, Leomord, kailangan ng ulti. May option tayo lumaban as early as pagka umabot siya ng level 4, medyo mahihirapan na tayo. So, ang gawin natin, pressurein natin siya ng level 1 to 3. Yes, and yun nga yung ginagawa ng NXP Solid. Since Coral TC dito still, well, now level 4 na siya rito. This type of hero talaga still needs item, and as well umaalala din pala natin on the game yesterday, it was also a Lancelot versus a Leomord, and alam natin na nahirapan yung Lancelot against a Leomord dito. Phantom Steed will be used. May tulak pabalik kay Rene J, pero kaya bang patumbahin? Yun ang tanong. Pero dun sa may taas, nawala si Flap TC, hindi pa sila tapos, si Few ang isusunod, pero yung gulo ng bola, inyong makikita, out na muna dito, Lusty and Few. Nakikita mo si H2O doon, medyo talagang tinitignan niya, yung kaya niya pa eh. Talagang tinatansya niya. Sabi niya, kaya ko pa kaya to? Parang gusto niya eh. Parang may gusto siyang gawin talaga at that point. Pero, it's a good sign then for NXP Solid na medyo nagiging maingat dito si H2O. But in terms of confidence, I think medyo masama rin yun para sa kanila. Kasi yung H2O na kilala natin talaga kapag ka-confident na confident, walang takot eh. Oo, walang takot. Agresibo kung agresibo. Pero ang mas agresibo ngayon dito, ang Bren Esports. Pero ang nawala, yung dalawa dun sa NXP Solid at ang turtle, nakuha pa nung ating kabayo doon sa may likod. NXP, Yawi, binato pa paloo, pero may bawi naman. Flap TC ang nawala. Now, that's gonna be a 3-1. And mukhang Bren Esports na naman ang lamang. Bakit naging sobrang confident ni Cardsy doon na kahit wala siyang buhay, pinilit niyang pasukin yun? Oo. Kasi, kung papansin ninyo, ladies and gentlemen, yung turtle mamamatay na. And he had the retribution up. So, ibig sabihin, kung hindi man siya makakuha ng lifesteal, may extra protection siya from the turtle buff. Totoo. So, ang ginawa niya, pinasok niya, at nung nakita niya pwede i-retry niya. So, dalawang stat ang nakuha niya. May lifesteal at may shield galing sa turtle protection buff. Totoo. And given na killing spree pa yung kanyang emblem dito. So, meaning, once na makapatay lang dito si Coral TC, he could be able to sustain the team fight. And now, NXP Solid dito, this is their game. I mean, the early game is for NXP Solid, pero Bren Esports
slowly climbing the ladder, mga kaibigan, dahil mukhang sila pa yata ang mas nakakalamang dito sa umpisa ng laro. Yung Arrow, tumama na naman, but that's gonna be a hill dahil dito papasukin definitely ng Bren Esports. Ano na nga kaya ang kailangan gawin? Pero ang ganda nun, meron patulong doon. Si Lusty yata ang mawawala. Nag-mintes yung ulti, pero okay lang yon dahil hindi naman siya namatay doon. Carl TC, habol doon kay H2O. Pero nandito yung tropa niya na si MV. Yung dragon doon, yun ang magpapapatay. Carl TC, masyado ka ng malalim. Ikaw tuloy ang labura. Ito yung kailangan natin bantayan. Maganda yung nag-iingat si H2O. Kasi kung confident siya doon sa play na yon, malamang sa malamang, tumapak siya doon malapit sa range nung ulti ni Rusty. At tumama siya doon sa may pader. Mm. Pero dahil naging confident nga si Cartzy, pumasok siya doon para i-take yung kill kay H2. Yes. At dahil din na hindi niya dinatansya kung ano kaya niya gawin damage doon, nasurespondehan siya ng tatlong o dalawang tao pa sa side ng next day solid. Yes, yes. At yun din yung madalas na nagiging sakit. Pero mamaya na yan, tol. Dahil dito, yung Lancelot ang makakuha ng pagong. Pero yun na pa, habol na naman sila dito. Look at Renny J. Been able to sustain dito. Bren Esport, mukhang bawi na yata. NXP solid. Now going in sa Bren Esport. Ilista nyo na ba? Yun ang akala nyo. Dahil kayo ang mabubura. Tatlong miyembro ng Bren ang nawala. Ito yung NXP solid na sumasabog eh. Ito yung NXP solid na kayang-kaya nila mag-take ng mga fight at pipiliin nila yung mga tamang fight para sa kanila. And this is the NXP solid na nakikita natin na nanalo doon sa may regular season. As you can see here, Renny J had access doon kay Cartzy. Ito pa rin naman isa sa mga pinaka-problema kay Leomord eh. Yeah. Kung hindi mabababa yung buhay ng kalaban, yung clean up at the early game, hindi rin ganun kaganda. And at the same time, ang dali lang din hulihin talaga ng isang Leomord. Tatandaan natin na kung Yison Shin sinasabi natin na isa yung dash niya at nare-refresh lang, ito talaga literal isang dash lang. Literal isang dash lang regardless na nakakabayo pa siya, hindi siya ganon kabilis tumakbo. Pero yun na nga mga tol. Like what Butter said, wala yung 30% for the passive ng isang Leomord. H2O, kaya nga kaya ba siya dito patayin? Pero the Thorn Rose, medyo bubuhayin siya doon. Rebo dito mga kaibigan, low HP pero may immortality pa nga naman din. Will they be able to steal this purple buff? I guess wag na dahil masyado na tong malalim. NXP solid dito mga kaibigan, surprisingly coming back from this game 3. Okay, so gumana dito yung setup nila na Esmeralda, Renny J at H2O Lance. Nakita natin kung paano naghihirap yung Bren Esports dito since tinarget nila si Cartzy. And Cartzy ngayon, dalawang beses siya nahuhuli dito. Yung isa dahil siya ay nagasim at yung pangalawa dahil nahuli siya ng NXP Solid. Oh. And this is the thing na gusto mo makita sa NXP Solid kung NXP fan ka at talagang gusto mo sila makabawi. This is the form na talagang hindi sila magpapatalo. Hinding-hindi nga yata talaga magpapatalo, Kuya Butters. Pero si Chester nahuli doon sa likod. Out na ba for NXP? Yun na nga. Pero one thing pala, no, Kuya Butters, hindi natin masyadong pinapansin. Si Renny J. 2-0-2 KDA. Mm. At talagang may palag. Huli ba dito? Expect Phantom Execution out. Lusty, medyo malalim. Ipapunish ba ng NXP? Si Renny J naman kasi ngayon, yung galaw niya, he wants to stay in lane at saka 1v1 lang. Mm-hmm. Kasi yun yung average na tinatawag natin. Eh. Uh-oh. It's the average factor na gusto mo muna kunin yung cap gold na makukuha, gold cap na makukuha mo dyan before ka talaga totally lumaban. Pero dahil nga maganda yung start ni Renny J, ngayon pa lang, lumalaban na siya agad at nahuli nila si Pew dito. Oo. This is big for the side of NXP. Sobrang big nun. Dahil ang big na rin nung shield doon. Look at Renny J. Parang nakagluta na yan, tol. Hindi na niya kayang mawala. Nako, Lusty, tumakbo. Takbo ka na. Dahil papasok na yan. Bigla, Renny J. Killing spree. Ano kayo ngayon, mga tol? Yawi. Now, NXP solid. This is looking very strong. Mukhang hindi yata matutuloy ang mga hula. Naiwan! Naiwan pa yung kabayo doon. Naku po, mukhang ginawang tapa na lang din. Talon doon with a falling star moon. Ubos, ubos, pati pantubos. Pero nandito, last insanity ni Kuya Moribo. Ang sakit, naku. Yung tubig, inapuyan. Pasma ang nangyari. Pero Renny J, hahabol sila doon. Pero disiplina lang, tol. Kaya natin to! And that is going to be Bren Esports. Sinagot na nila yung pressure na dinadala ng NXP Solid dito. Parang sinabi lang na, teka lang, masyado ata kayo naging agresibo, nakalimutan niyo kung ano yung kaya namin gawin.
kaya nilang makita ng mga maliliit na pagkakamali at kaya nilang palakihin yun. And yun yung pinakita nila sa NXP Solid. So NXP Solid, nasa kanila man yung lamang, kailangan nila maging maingat. Kailangan talaga. Kailangan nila talaga. This is by far yung the lead na nakuha ng NXP Solid. The biggest lead. The biggest lead indeed. And they don't want to give it up. Nasa kanila na to, mga tol. Sa mga sumusuporta sa NXP Solid, ito na. Ito na nga kaya ba ang bawi nila for Bren Esports. Tingnan natin, wala pang Blade of Despair dito yung side ni ano, Cardzy. So that is Rebo. That was a very good Last Insanity. Last Insanity para sa wala. Pero na yung Dragon dito, medyo hindi makapagwala. Renny J nagmintis doon sa kanyang Falling Star Moon. Pero si Chester, masyadong makulit. Pasok doon. Yung si Lasty, tumalon. Walang tinamaan, mga tol. Rest Chester. Naku po, sino bang kukuha ng purple buff? And that's gonna be Renny J. Now, walang namamatay. Nagkaubusan lang ng skill. Pero I think NXP pa din ang lamang. Si Yawi dito, nabigyan ni Pio. Oo, no? Si Yawi, naawi. Naawi. And oh. Renny J dito, wala siyang gap close. Mm-hmm. So, automatic makikipaglaro si Pio dito. And gusto lang ni Pio dito makatama talaga ng arrow. Tingnan natin kung mabibigyan siya. Naku! Renny J, tinamaan. Tinamaan nga talaga. Pero makunat pa rin naman yan. Falling Star Moon na naman. Pero ito ha, mga kaibigan. NXP Solid, though, na pick off doon si Yawi, they are still on the lead. Dahil si H2O, ang ganda ng laro. Pero si Chester doon, though wala pa yata siyang power of wilderness. That's the reason na hindi pa masyadong masakit ang damage ng Hilda. Now, Rebo dito, medyo hinuhold na, wala na siyang Firaga. Kaya pa nga kaya, iniikutan na ngayon ha, ng NXP Solid, they might want to try to take a Lord. Actually, ngayong sinabi mo, na-realize ko din na si Chester pala, kahit maganda na yung start nila, 1-1-0 siya dito. So that means, hindi nga nakuha yung stack sa ultimate niya. Oo. So yung damage output niya ngayon is base damage plus one stack. Yes, one stack at kailangan mo ng 8, kulang pa sila ng 7. And for in this kind of state of game, mukhang malabo na mangyari yun. Kasi kung nakuha niya yung 7, yung 7 na yun ng mas maaga, baka kahit nga si Feud manakbo na sa kanya. Oo, masasaktan talaga. With the, pag in-spam mo yung tatlo na yun from the Hilda. Pero, eto na. Ngayon, mga kaibigan, Kuya Butters. Match point for NXP Solid. Bren. A match point for Bren. Pero, mukhang ang NXP Solid, hindi sila bibigyan ng easy way papuntang semifinals. Okay. So, tignan natin dito. This is going to be a key factor para sa pagkapanalo ng NXP Solid. Bren Esports, hindi nila pwede ibigay ito. Hindi talaga nila pwedeng ibigay. Pero dahil meron ditong mabibigyan, MP dito may hinahanap yung Dragon. Sino nga kaya yon mga tol? Sinong unang mabukura? Medyo sustain ang laban ng bawat isa. Pero yung Dragon Tail, nagpaangat ng tatlo. Pero walang namatay. Ganon kalupit ang mga players natin dito, mga kaibigan. They're realizing their strong and weak points. Pero still, Chester dito, going in to the purple buff, ayaw nilang bigay ito kay Carl. But still, nakuha ngayon. Now, okay. Look at H2. Pero dito, sa laban na to, mga tol, nanggugol na sila dito. They're trying to zone. Oh, pero no. Tumulong na. Nandito na yung Lancelot. Pero si Wilda muna yung nawala. Sino ang bawi? Nawala si H2! Nawala nga talaga. Pero may pabalik. Naku po. Renny J yata gonna be the savior for NXP. Yun nga kaya. Pero yung dalawang nebro, the TZ Brothers, here we go! Anong ginagawa mo rito, Esmeralda MB? Nag-dragon ka pa, umuwi ka na! And that is a costly mistake for the side of NXP Solid. Lord, ang mapupunta dito ng side ng Bren Esports, H2O. Nahagip siya ng sobrang dami skill sa gitna na hindi na nga natin siya nakita na lumabas sa Phantom Execute. Baka tuluyan na siya naglaho. Oo, nabura siya doon. I was thinking doon na they're just using it na mag-zone kasi nakita ako si H2O trying to chip down the Lord. Pero mukhang in-all in nila. Look at here on the Gillette Instant Replay, mga kaibigan. Pasok doon, Chester, siya yung unang nawala. They've been consistent on trying to get that purple buff pero medyo na overcommit yata sila this time. Okay, so si H2 doon, ang minamatay niya talaga before yung fight na yon is yung Lord. Oo. Nandun na siya sa area eh. Tinitakedown yan eh. And napakaganda nung iniisip na yon ni H2 kasi nga, ginamit ni Cardzy yung retry niya para ma-secure yung purple buff. So ibig sabihin, in retry fight,
there's no way na mananalo yung Bren Esports kasi nga wala na silang retribution in the first place. Oo, is that a miscommunication for the side of NXP? H2O eyeing down the Lord pero the rest of the members go doon sa may buff. Pero mamaya na yon dahil history na yon. Pero dito, yung Lord buhay doon sa may top. Renegade still holding on dito sa gitna. Kakabol pa nga kaya hindi nila kaya rito si Renegade. They could be able to take down the Lord. Yun na nga, nabura na bigla. Pero may ejector! Napakaganda! Pero that's gonna be Rebo. Nag-last insanity lang paalis. Hindi nyo kaya akong makukuha ng ganun lang mga pre. Pero ito na. NXP Solid able to defend the first Lord na binato sa kanila ng Bren Esports. And nakikita niyo yung minions dito gumagalaw na papunta doon sa side ng NXP Solid. Ito yung opening na hinahanap ng Bren Esports kanina pa. Kralt si dito, umabot na siya ng level 15. Nasa 15 minutes na tayo dito. Ibig sabihin, nakuha niya na din yung mga items na kailangan niya para out-carry etong H2O Lancelot na nakikita natin dito. Totoo. Pero dito ha, Doc Rebo, pumasok with the last insanity but MB just used the Black Dragon para i-shove away dito the rest of the member of Bren Esports. I think Bren Esports still not capable to end this one. Pero the Phantom Steed dito ni Carl TC, nilabas niya na, ginamit niya pa, talon doon si Renegade. Sustain na naman ang laban. Sino ang unang mabubura? Look at Renegade. Nasa gitna na, walang pake dito. Pero Rebo, with the last insanity, ang sakit ng damage. Nako po, si Yawi na lang din ang natira with H2O. Paano na kaya unti? Makang makakabasag na ngayon ang Bren. Ito na nga kaya, pero out na muna sila dito. Ladies and gentlemen, this is gonna go for a very late game. NXP Solid still holding on. Okay. Key factors tayo dito para manalo sila. Yung kanina may key factors tayo sa series, ngayon may key factors tayo sa game. Sa NXP Solid, huwag sila lumaban na may ultimate dito yung side ng Bren Esports. Hindi magiging pata sa kanila yon. Kailangan antayin nila mawala yung Phantom Sim si Carl Z. Kapag may Phantom Sim si Carl Z, ganito yung nangyayari. Oo. Talagang may mapipitas talaga na isa. Pero at this point kasi, no, the Phantom Steed, if I'm not mistaken, this is less than 15 seconds or rather 20 ang cooldown. So this is really spammable as at this moment. Pero eto na, Yawi dito. Siya yung wala. It's gonna be 20 seconds on the dead timer. Kaya pa kayang i-hold to ng NXP Solid. They almost had it, ladies and gentlemen. They have to prove it na kaya nila na tumapos ng laro. And it would take it wouldn't really take a miracle for NXP Solid to come back from this. But still, Bren Esports, hindi nila ginagawang madali yung pag-comeback dito ng Bren Esports. And that is going to be Renegade going down. Yes, that's gonna be it. Dahil kanina, hindi siya basta-basta na nabubura. Yung tubig din, biglang nawala. Naku po, dalawang miyembro ng NXP Solid na ang nawawala. Sino pa kaya ang matitira? MB doon sa likod. Though, napatay niya si Carl TC. Ang tawag ba doon? Enough na ba yon? May lista na ba na magaganap? Ang bida nagpabubugbog daw sa una. Pero ito na kaya dahil ang NXP Solid ay unti-unting nawawala. Si Chester na lang ang natitira. 3-0. Magkakatotoo ba ang hula? And that is going to be the game. 3-0. Katulad ng sinabi ng kanilang coach. They delivered, ladies and gentlemen. But still, I thought that that was NXP Solid's game to win. And tingnan mo sila, nag-enjoy sila dahil tama ang kanilang ang kanilang prediction. Kung nakikita niyo dito kung paano sila mag-enjoy ngayon.